Magandang araw po sa inyong lahat. Please don't forget to subscribe and ring the bell. Pag-uusapan po natin ngayon ay ang mainam na dulot ng saging sa ating katawan. Ang prutas na ito ay masarap na panghimagas o dessert. Pagkatapos natin kumain, at masarap din itong panglahok sa lutuin tulad ng nilagang baboy, nilagang baka, at marami pang iba. Ayon sa statistics, noong taong nakaraan, 2019, ay pumangalawa ang Pilipinas sa banana exporting. At ang pinakamalaking buyer natin ay ang Japan. Niluluwas din ito sa Amerika at Europa. At alam niyo ba, ang pinakamasarap na uri ng saging ay nagmumula dito sa atin sa Pilipinas. Ito ay ang lakatan. Matamis ito at creamy o makatas. Ito ang pinakamahal na saging dito sa Pilipinas. At masarap din itong ihalo sa fruit salad at ginagawa din itong tinapay, banana cake kung tawagin. Ang Pilipinas din ang main exporter ng banana chips. Malaki ang industriya ng banana chips exporting. Maging dito sa Pilipinas ay malaki din ang market ng banana chips. Hindi lang prutas ng saging ang may taglay na bitamina, gayon din ang dahon nito. Maging ang katawan nito ay may gamit din. Ang saging ay mayaman sa bitamina at minerals tulad ng potassium para sa puso at dugo. Maganda po ito sa mga may mga blood, mataas ang high blood pressure. Magkakain po kayo nito para ma-regulate ang inyong blood pressure. Mayroon din po itong vitamin C. Kapag po tayo may vitamin C sa katawan ay hindi tayo madaling dapuan ng sakit. May taglay din po ang saging na vitamin B6. Ang vitamin B6 ay para sa skin o balat, nerves, at red blood cells. Kapag tayo kulang sa vitamin B6 ay ito ang sintomas. Nakakaroon daw tayo ng skin rashes, cracked sore lips, yung bitak-bitak ng ating labi, mood change, mahina ang ating katawan at immune system. At mayroong pangingimay ng kamay ang vitamin B6 deficiency. Mayaman din ang saging sa calcium para sa buto at ipit. At may taglay din itong manganese, iron para sa dugo, folate at niacin na mainam para sa nervous system at digestive system. Ang dahon na saging ay mayaman din sa polyphenol na tinatawag. Ito ay ang antioxidant. It is a natural, ayon sa eksperto. Ang pagkain daw ng binalot sa dahon ng saging ay na-absorb nito ang polyphenol. Mainam din ang saging na hinog para sa mga bata. Ang gawin po ninyo ay imas ninyo, durugin ninyo at siya ninyong ibigay sa bata dahil po ito ay may pampalakas at para sa kalusugan. Maganda po ito sa kalusugan ng mga bata. Mura lang naman po ang saging dito sa atin. Kaya huwag po kayong magpawala ng saging. Dito po sa bahay,
kahit saging lang po ay meron kami, dahil mura lang naman po. Kapag nakakabili po ako ng marami para hindi mabulok, ang ginagawa ko po ay piniprito ko at nilalagay ko sa ref para hindi na mabulok. At noong kami po ay maliliit pa, ay meron pong sagingan ng aking tatay na malalaki po ang bunga, mga gaganyan. Hindi ko po alam kung anong variety yon. Pag nagtiba po siya at binitin niya yung isang buwig, lima po kami na natitira na mga anak nila ay mga maghapon lang po ay halos maubos ang isang buwig. Ganyan po kami ka lalakas kumain ng saging. At iniulam din po namin ang saging. Dahil nung araw po sa probinsya, alam niyo naman, kung anong nandyan, yun ang kakainin mo. Wala naman po nung araw ang mga noodles, na kung ano-anong instant food. So, pinagtitiyagaan po namin ang saging. Sa ngayon pong panahon, pandemic, ay turuan din po ninyo ang inyong mga anak na kumain ng mga gulay at prutas. Dahil masustansya po yan, hindi po sila magkakasakit at nagiging matalino po sila. Yan lang po ang konting kaalamang na i-share ko sa inyo. Sana po ay nagustuhan ninyo. Maraming salamat po.